Welcome back sa ating channel mga itetsuwa. O diba, in today's video, isa na naman pong ola ang ating himay-himayin, nakakaloka. But before that, don't forget to subscribe, click the notification bell para every time magkakaroon tayo ng ganitong mga ola review. O diba, kayo unang maaambunan ng kainformasyonan. And of course, pa-follow na rin ako sa aking Facebook at TikTok account kasi doon tayo maaura ng bonggang-bongga. Ay, sandali, may gustong pumasok. Ayan, si Madam Jutangera. Nakakaloka ka, Madam Jutangera. Bye. Bye. Sam. Out. Robin. Out. Out. Ayan, himay-himayin natin itong isa sa mga ola na talaga yawan. Bago sa paningin? Bago ba talaga siya? Or matagal na siya sa mundo ng mga ola? And mind you guys, huwag kayong basta-basta mag-i-install mga ganitong ola. Siyempre, kailangan niyo munang alamin ang kanyang terms and conditions. Himay-himayin niyo siya. Do your own research. Registered ba ito sa CIC or SEC? Mga ganon. I-check niyo mabuti ang kanyang pagkakakilanlan. Huwag basta-basta jumutang na lang. Kasi siyempre, di ba? Alam niyo na yung mga eksena ng mga jabusadong ola, hindi ba? So, kailangan himay-himayin nyo yung interest, charges, and fees. And of course, magbasa-basa din kayo ng mga reviews. Dahil napaka-importante talaga na syempre may kaalaman tayo about sa mga ginujutangan natin. Okay, ito nga yung itsura niya, si Peso Cash Safe Online Loans. Ay, safe daw? Hindi siya safe. Di ba nakakaloka? Tingnan nyo, understanding My Loan Lending Investors Inc. So, i-check nyo na lang sa SEC website kung nandun siya. And kung CIC accredited ba siya. But I bet hindi siya CIC accredited. Check nyo, baka nagkakamali ako. Okay, check muna natin yung about this app. So, ang kanyang company information daw is under siya ni My Loan Lending Investors Inc. Tapos may registration number, kinembler siya. Tapos, yan yung mga eksena bells niya, oh. Okay, tapos ito yung product information niya. So, ang kanyang loan amount is from 1,500 pesos up to 8,000 pesos. O, take note ha, up to 8,000 pesos. Mukhang mamaya sa app, iba na naman, nakakaloka. Tapos, ang kanyang terms is 120 days. O, yan na naman tayo, 150 days or 210 days. O, ayan niya, maliwanag, nakalagay is about this app. And then, ang kanyang interest, Mima, is 18.25% annually. Okay? So, that's 0.05% per day. So, transaction fee, meron siyang 25,230 pesos. Oh, no! Okay? Nati-charge daw siya in advance by the transaction channel with successful loan. Tapos, service fee niya is zero. Zero daw ang service fee niya. Okay? Check niyo mabuti yan, ha? Siyempre, hindi mawawala ang pag-check natin ng ratings and reviews niya sa Play Store or App Store. So, ang sinasabi dito ay 4.5 daw ang kanyang star rating. Nakakaloka. Tapos, ang sabi ng mga nag-try niya, useless app promise. Sabi niyang ganon. Tapos, may nagsabi pa dito, huwag kayo mag-loan dito. Ang tagal ng process. The agent was rude. Oh, no. Agent Tony daw. Legal scam to, sabi niya. Ay, nakakalorka. Tapos may mga nagsabi din, 5 star, antaray. Very good platform in terms of emergency. Keep it up. Siguro mga all agent lang nila to. Yung mga nagko-comment or nagre-review ng 5 star, mga all agent lang yan. Tapos sabi pa ng isa dito, 1 star rating, agents are harassing. Di makatarungang interest, sobrang taas. Tapos isang linggo lang. La, isang linggo lang pala, 7. Sabi kanina, 120 days. Di ba? Kaloka. Tapos, ito pa. Agents are dumb and like a robot.
Validation team are incapable on their jobs. All numbers are active and they say cannot be read. How pathetic the app is, sabi. Tapos sabi pa, not good. Oh. Tapos sabi pa, thank you sa pautang nyo pero one star lang kayo. Sana nga wala pa eh. Grabe mga threats nyo, nakakatindig balahibo. Bye! Kung may zero star lang sana, wag niyo to i-install. Pati Facebook account niyo, magko-comment sila doon. Oh no! Invasion of privacy na. I-rate niyo ng maliit to. Deserve nila. Tapos sabi pa dito, approval is so slow. Sabi pa dito, your lending apps to many charges that was supposed to be in the money borrowed. I will just finish my loan to your so-called lending. I will never recommend your app to my relatives and friends. I borrowed 4,500 pesos less the amount credit assessment fee of 350 pesos, platform management fee of 810 pesos, payment expenses of 360 pesos, or in dominion charges. Oh no! And the stupid mother received 990 pesos na lang. Pero really, grabe yung kaltas. Over 50% me, wow. Alam, kawawa naman. Naku, na-scam ka. So, ino-open natin yung app. Try natin. I-try natin silipin o iti-test natin. Titignan natin. Parang kamukha siya ni Pautang Peso. Hindi kaya siya din to, si Pautang Peso. Ay, ang haba. Ang haba ng kanyang disclosure statement and privacy. Kinembolar. Ayan siya, oh. Oh, yung address niya, 12th floor, Asiana 3 building. Ah, sa ano? Sa Parañaque. Parañaque ba yun? Pasay yun, eh. Okay, anyways. Okay, kunwari i-agree-agree natin. Para masili. Ah, eto na yung mga permissions na gusto nilang makuha sa inyo, ah. Okay, gusto nilang i-grant mo daw yung location. SMS, installed applications, camera, calendar na naman, nandito siya. Just color, so ano lang natin, para masilip natin. Apply online without any collateral, sabi. Ayan, nag-ask na siya ng location. Only this time, sige, try natin. Tapos, allow Peso Cash to take pictures and record. Only this time. Allow Peso Cash to send and view. Don't allow. So, this is just for testing purposes para makita natin yung nilalaman ng app, including kung magkano ang loan amount talaga, tas yung payment terms. Kung makakakita tayo dito ng breakdown ng fees, tingnan natin. Pero huwag nyo nang i-download ha. Sandali, huwag kang magda-download ng Peso Cash na to. Huwag mong i-download. Okay. Sabi dito, fast cash loan, maximum loanable amount is 8,000. Tapos, loan period is 120 days plus. You can get the loan funds in just 5 minutes daw. Pero ang tagal nung approval yung sinabi nung nag-review, hindi ba? Daily interest rate niya is as low as 0.05%. Okay, kunwari, get my credit limit. Ay, eto. Tignan natin yung mga information na kinukuha nila. So, andyan yung syempre basic information, pangalan mo, educational background, Gmail account, email account eh. Facebook account name, kinukuha din nila. Oh, no! Alam na this talaga. Alam na this. Okay, they also need your, syempre, your address, tita. Ay, tapos may pa ganito siya, may pa reminder. At in an intention that the emergency contact is aware of their lies and communications to the applicant. For example, when the applicant's information is verified, account security or breach of contract and under this report, Peso Cash can contact the emergency contact to obtain or transmit the necessary information. The applicant should inform the emergency contact to the above matters and obtain their consent. If the applicant fails to fulfill the above obligations, Peso Cash has the right to require the applicant
to bear the consequences and responsibilities arising therefrom, and or reject the application submitted by the applicant. Hindi ko maintindihan yung pinagsasabi mo, peso cash. Okay, so ito yung ano nila, oh. Emergency contact. Ay, ang dami. Ilan? Apat na emergency contact, Nima. Siyempre, hindi nila tatantanan ang ID ninyo. Ayan, oh. Tapos pa selfie pa. Pumasok. Discredit amount 3,000. You can get the money by filling in the job information. Oh, may ganon. Fill in now. Ano yan? Ay, this may permission na naman. In order to prevent frauds and to... Ano to? Prok daw. Prok safety of your fund. Protect by... Mga wrong spelling talaga kayo, no? Tapos, we need to collect the installed application in your device. We will never share this data with third parties. It only be used to assess your risk daw. Okay. Ano lang eh. Ay, handa. Separate yung job information. Ano ba yan? Kailangan pa talaga ng ano, mag-submit ng employee ID, payroll daw, employment certification. At least one of the following. Provide other proof will affect your application quota. Lan! Tumaas siya! 1,500? Ay! Hindi. Ba't nag-iba? 1,500 to 30,000? Talaga ba? Ano yan? A-apply na naman. Agree na. Sige, alaw na nga nat. Ay, ito na siya. Ito na. Ito na. 3,000 yung loanable. Okay, yun nakalagay doon, oh, loanable 3,000. Pero, dito sa ano, credit amount, from 1,500 up to 3,000 lang pala. Sa, akala ko 30,000 yung kanina, 3,000 lang pala. Tapos 150 days, kaloka. Tapos up to 180 due date, pay, ano to, oh. Okay, ganyan siya. Okay, so 3,000 loanable. Okay, ang magiging total payment mo is 3,208. Check na natin. No. May pa-selfie pa. Kakaloka, ba't nasa huli yung selfie? Okay, ito yung fees niya, tita. Oh. In order to allow you to receive the transfer within 2 hours, you can choose one of the payment methods or you can choose multiple payment methods. Ang daming hanash. Iwan daming yung hanash. Dilutang na lang, nagpapahirapan ka ba? Okay, so ito yung fees niya, tita. Oh. Pag e-wallet daw, 25 peso ang madedetak. Okay, kapag bangko, 25 pesos din. Kapag sa MLR or LBC, 130 pesos. Taray. Ay, ito na yung loan details. Oh. So, credit amount, 3,000. Yun yung principal. Loan period, 150 days. Tingnan nga natin, 150 days talaga. Ay, wala, ang dami niyang fees. Nakakaloka. Credit assessment fee, 210 pesos. Platform management fee, 360 pesos. Payment expenses, 240 pesos. Transfer fee, 25 pesos. Receive amount na lang naging 2,165 na lang. Tapos total interest, 308 pesos. Due, ang total due mo is 3,308. Tapos magkano yung kaltas dito? From 3,000, magkano yung kaltas? So yung credit assessment niya, 210 plus 360 platform, tapos payment expense na 240 plus transfer fee na 25 pesos, 835 pesos ang kaltas. Oh no! Tapos ililess natin yung 3,000 na principal. 2,165 na lang ang makukuha mo. Tapos, idadagdag pa natin yun. Okay, so 835, no? Yung, ano, kaltas. Tapos, idagdag natin yung interest.
308 pesos. So all in all, ang kanyang kalkas dito, 1,143 pesos. Yan yung kalkas niya. Plus 3,000. Plus 3,000 na principal. So ito na yung balik mo, 4,143. Lahat-lahat na, ito na. Yan na lahat yung kailangan mo ibalik, 4,143. Yan na yung kabuuan talaga. Okay, so ito pa, may pag-anun pa sila o repayment plan pa siya na tinatawag. Parang moka-moka lang talaga siya. Oh no! Okay, for schedule of payment, 3,208. Ang due date niya, September 11. Today is September 5. 7 days? 7 days na. No. Tapos yung pangalawang schedule payment, 100 pesos na lang. Pero ini-stretch niya hanggang February 1 next year. February 1st, 2025. Para masabing 150 days. Tama ba? Nakakaloka, oh. So parang ang sinasabi nila dito, ganito yung taktika nila. Dun sa first schedule of payment, kwotang-kwota na sila doon. 3,208. Nabawi na nila yung pinanjutang sa'yo. Diba? Kahit hindi mo nabayaran yung 100 pesos on the next schedule of payment, kwotang-kwota na sila. Ganyan ang taktika ng mga scammer. Oh, alam nyo na ha. Parang moka-moka lang. Ayan, nag-successful daw. Okay. Anyways, testing lang naman to. Under-analyze talaga. Kailan ma-approve to? Charot. Under-analyze. Nakakaloka ang peso cash. Tapos may isa pang vlogger dyan na tuwang-tuwa na na-approve siya. Anyways, ganyan ang itsura ng isang jabusadong ola. Oh, again, beware, wag kayong basta mag-apply. Wag nyo nang apply, wag nyong i-download, wag nyong i-install. Totally, wag nyong i-install itong peso cash na to kasi scammer to. Mag-iingat kayo. Maraming salamat mga Mima. Don't forget to subscribe. Click the notification bell para every time magkakaroon tayo ng magandang Ola review, kayong unang ma-jajambo na ng ka-informasyonan. Maraming salamat mga Mima. Buyer, peso cash, scammer ka.